sabing mga negative. Pero tiniis ko yun kasi tinatanong nila ako palang, eh, bakit inaasikaso mo yan? Yung ibang ganyan, iniiwanan na. Sabing ganun. Pero ako hindi. Hello everyone, magandang araw sa lahat, especially sa lahat ng tumatangkilik ng every vlog na ginagawa natin. So, ayan, for now is may isang vlog po na gagawin at ang katanungan ay ano ang pinakamahirap na naranasan mo bago ka nag-abroad? For me, ang bagay na naranasan ko na pinakamahirap for me as an OFW is yung wala naman siya masyadong mahirap, pero for me, ito yung bagay na lumayo ka sa pamilya mo, especially sa mama ko, sa mga kapatid ko. Ito yung pinakamahirap talaga. Pero dahil pursigido ako, dahil may pangarap ako sa buhay, is natagumpayan ko ito. At hinarap ko ang hamon ng buhay. At kahit na malayo sa pamilya, is naging successful naman yung pag-abroad natin. So, ayan. Para sa lahat, tips ko lang or isang advice ko lang is kahit anumang mangyari, is lakas loob nating harapin ang hamon ng buhay bilang OFW kasi napakahirap itong klaseng responsibilidad. Bilang isang mamayan. Ayan, for me yun lang ang pinakamahirap na naranasan ko, yung malayo ako sa pamilya ko. Pero at least now is natagumpayan ko ito dahil may pangarap ako sa buhay. Yun ang importante at always pray to God dahil gagabayan po niya kayo kahit ano mong mangyari. Huwag makalimot sa Panginoon. Maraming salamat. God bless everyone. Ano ang pinakamahirap mong pinagdaanan, no? Pinakamahirap ko daw pinagdaanan nung bago ako mag-abroad. Yun. Yung pinakamahirap ko pinagdaanan noon sis ay yung 4 years na palabas-pasok kami sa ospital ng asawa ko. Yung 2 years na check-up doon, check-up dito, pumupunta sa iba-ibang ospital para humingi ng second opinion kung anong dapat gawin. Kasi sisimula na siya nung namamaga na siya, tapos nag-iiba ng kulay niya. Basta palabas-labas na kami sa ospital ng 2 taon na yun. Tapos yung 2 taon natitira, yun na yung ano na siya, patient dialysis na. Tapos nagsimula kami sa 3 times a week mag-dialysis hanggang nang 2 times a week dialysis siya. Yun yung time na ano, parang sabi kong ganun, bakit siya pa, sabi kong ganun, bakit siya pa nagkasakit, siya pa yung nagkaganyan, kasi wala naman siya mga bisyo, hindi naman siya manginginom, ang bisyo niya lang kumakain, makanin, matatamis, yun yung kinakain niya, soft drinks, yun yung ano, yung palagi niya kinakain, yun yung banding namin mag-asawa, yung kain. Yung time na yun ay nang hospital na siya, kung ako lang mag-asikaso, wala akong kasama mag-asikaso sa kanya. Kasi yung mama niya, hindi naman makakapunta din ng ospital kasi kagaya niya rin. May sakit din. Kaya ako na lang talaga nagtitiis yung may time na palipat-lipat kami ng bahay. Yung titingin ko saan pwedeng tumira kasi yung malapit sa ospital.
yung time na sabihan ka ng ano, mga kamag-anak, basta yung mga ibang tao na palaging ang tingin sa'yo ay basta mga sabing mga negative. Pero tiniis ko yun kasi tinatanong nila ako palagi, eh, bakit inaasikaso mo yan? Yung ibang ganyan, iniiwanan na, sabi ganun. Pero ako hindi. Ang sagot ko sa kanila, bakit ko iiwan? Kasi asawa ko yan, sabi ko ganun. Ganyan nangyari sa asawa ko, hindi ko yan iiwan, sabi ko. Nasamaan ko siya sa ha. Sasamaan ko siya hanggang sa huli. Sabi ko ganun. Sorry. Hindi ko kasi mapigilan eh. Huwag naalala. Yun nga. Yung... basta yung ganun. Yung... yakin talaga ako basta pag-usapan mga ganun. Yung nga, sabi na, bakit ka magtitiis sa ganun? Sabi ko, magtitiis ako. Sabi ko, kasi kailangan ko siyang asikasuhin kasi asawa ko yan. Sabi ko ganun. Sabi ko ganun sa mga tao. May nagsasabi, uy, bata ka pa, bakit ganito ganyan? Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun. Hanggang kaya kong tiisin. Sabi ko ganun. Titiisin ko yan, sabi ko ganun. Bakit? Sabi ko ganun. Nung malakas siya, sabi ko ganun. Lahat naman binibigay niya sa akin, sabi ko ganun. At tapos ngayon, gagantihan ko siya ng hindi maganda, sabi ko hindi dapat, sabi ko ganun. Sa mga taong negative ang isip, yun. Sabi nga ng mama niya, buti hindi mo iniwan asawa mo kasi may sakit na. Sabi kong ganun sa binan ko. Hindi ko iiwan niya kasi asawa ko yan. Sabi ko, sasamahan ko siya hanggang sa huli. Kung hanggang saan siya bigay. Kung hanggang saan siya bigay ni Lord. Sabi kong ganun. Ayun nga. Anong araw na yun na... yung buwan ng December 25, 2016. Ayun na, sinugod na namin siya sa ano, yung ina. Kasi hindi na siya makahinga. Sinugod namin sa hospital. Las Piñas. Emergency room. Ginagsakan siya agad ng ano, mga aparato. Aparato sa katawan. Tapos sinalpakan ng ano, sinalpakan ng tubo sa bunganga kasi nahihirapan na siya huminga. Tatlong araw lang kami sa ospital. December 27 siyang nawala. Uy, natake siya na. December 27 ng araw ng ano, umaga. Umaga ng 27 na mag-dialysis siya. Hindi pa siya nalagyan ng karayom sa braso. Inatake na siya sa puso. Nasurvive naman kaso ano na yung natagulay. Tumitibok yung puso niya tsaka yung pulso niya. Pero wala na siyang pakiramdam. Hindi ko alam kung naririnig kami. Kaya sabi ng kabatid niya, kinausap ako. Kaysa, sorry ha. Nasa daw parehas kami mahirapan. Lalo na to ako nag-aalaga kasi ilang taon din daw yung hirap ko noon. Bigay ko na daw siya. Sabi ko ka. Sabi nila kasi wala na eh. Yung ano na lang yung nagpapabuhay sa kanya yung aparato. Kaya yun. Kinausap ko ng doktor ko. Sasaksakan pa daw ng gamot. Na pang paano, pang patibok. Sabi ko, huwag na, papahingahin na lang siya.
Nakamasaya nangyari sa aking buhay mula kay Sis at Tina Pinya ng Team Pagkakaisa. Ano sis, masaya ako, nakapag-abroad ako, nabili ko yung gusto ko, natutulungan ko yung mga magulang at mga kapatid ko. Kahit pa unti-unti, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin para sa sarili ko at lalong-lalo na para sa mga magulang at kapatid ko. At ako po ang mayroon trabaho, kaya ako po yung nakakatulong sa kanila. Masaya ako, nakikita ko silang masaya. Gusto ko, natutulungan ko yung mga magulang at mga kapatid ko. Kahit pa unti-unti, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin para sa sarili ko at lalong-lalo na para sa mga magulang at kapatid ko. At ako po ang mayroon trabaho, kaya ako po yung nakakatulong sa kanila. Masaya ako, nakikita ko silang masaya. Kaya, ayun, ayun po ang nangyayari sa aking buhay. Mag-isa. Masaya ako, masaya, masaya, masaya kasi nakapag-abroad ako. Yun ang hinihiling ko talaga, na makapag-abroad ako para matulungan ko yung magulang at mga kapatid ko dahil sila ay may mga anak. You can do for me, baby.